Guys, so nandito kami ngayon sa historical site ng Jeddah. Dito nakikita yung mga oldest buildings. Talagang pag nandito ka, parang bumabalik sa nakaraan. Yung mga buildings dito ay nag-iedad ng 400 to 500 years old. At napakaganda. Inumpisa nilang i-renovate o restore itong area. May budget yung crown prince dito sa Saudi. $13.33 million kala niyo sa pagre-restore ng place na ito. Talagang pag naglalakad ka rito, mapapansin mo yung yaman ng kultura ng Saudi. Tsaka napakaganda. Yung mga buildings dito are made of coral stones mostly sa kanila. So yung mga iba talagang kung ano yung materials na ginamit noon ay siya yun nandyan pa. Pero karamihan may mga na-restore na sila, kailangan nilang gamitan ng mga bagong technology para siyempre mas maging matibay pa. Pero as much as possible, ginagawa nila na parang original pa rin siya. So not far from the entrance guys, makikita natin tong Jeddah Academy of Fine Arts where they feature their beautiful paintings and creative artworks. On the other side guys, we will see a group of men sitting on a wooden couch. I don't know if there is a specific name for this wooden couch. I don't have an idea. If you have an idea, just comment down below or if there's any name for this specific place where the men are gathering. So guys, ito yung isang coffee shop dito sa heritage site. So tara, pasokin natin at tingnan natin kung ano meron. Tingin ko mas maganda yung view doon sa taas. So para makita natin yung lugar ng mas okay on the top view. Can I take video? Sure. I'll come back later. I'll come back later at night. Thank you. Nice place. So yun guys, nandito, tingnan nyo, mayroon tayong gallery shop dito. May mga benta siya dito na mga pictures na nagpapakita kung gaano kayaman yung trading noon dito sa Al-Balad. Itong Al-Balad naging center siya ng trading before nag-boom ang oil. 6 PM already here, so nag-uumpisa nang mag-open yung mga shops tulad ng mga nakikita ngayon dito. Yung mga buildings dito na luma, akala natin wala na nakatira pero
pagkasapit ng gabi, nag-start na sila mag-open lahat. So may mga mabibili ka rito, iba-ibang textile, tela, mga magagandang klaseng tela. So guys, nakahanap kami ng isang lokal dito, nakatira siya mismo dito sa historical site. At nahihirapan kasi kami hanapin itong bait na seat o ito yung tinirahan na bahay ni King Abdulaziz for 3 years nung nandito pa siya sa Jeddah. So alhamdulillah, may nakita tayo na mag-guide sa atin para makita talaga. Hada? Tulbara. Ala tulbara? Wala, syukran brother. Syukran, syukran. Dito tayo ngayon sa harapan ng House of Nasif or Bait Nasif na tinatawag nila. Ito yung bahay na tinirahan ni Abdulaziz for 3 years kung nandito pa siya sa Jeddah. Itong bahay na to ay design para makapasok yung camel o kabayo diretso mismo sa kanyang bahay. So tara guys, tignan natin kung ano meron sa loob. Sa loob medyo nakukirusap. Map Al-Balad. Wala? Kuluhada? Fix all building. Yeah, fix all building to 20 building. Mashallah. I want to see where we are now. Where? So sa map na ito, yung nakikita niyong red light, yan yung Bait Nasif. Let's get inside kung ano meron dito. Medyo nakakatakot siya. Pero tingnan natin. Ready? Medyo naninibago tayo sa steps. Medyo malalaki yung steps dito. Napakatahimik. Hindi mo sinong ano kaya akit yung kabayo dito siya. So here is the simulation of King Abdulaziz's office room in 1924 AC, which he used for 3 years. Boss, how are you? Eh, siya da? Ada bakul. Bakul? Heh? Ada bakul hajar aswad Hada. Bakul hajar aswad. Ah, sabi hada yani. Good reas, ha? Malos ka dyan na sun, mga pinalo. Ano, bas napsu mong kinti. Malos ka da smell, good smell. Good smell? Yes, yes, incense. Ah, napsu ag Chinese. Yes. Sawihin na. Sawihin na? Yes. Ah, I'm from where? Indonesia? Philippines. Say hi. Happy Abusayaw. Happy Abusayaw. Sinabot na kami ng dilim dito sa area. So, it's really hard to get a good shot. Hindi naman mamahalin yung camera na gamit natin. So at least sana nakakuha tayo ng mga magagandang picture habang may araw pa. And then ayun, tara maglibot-libot ulit muna tayo. We found someone who can help us to find this old masjid. They call it right side, Yamin? Ay. Bagi Yamin, ha? Tayo, syukran boss, syukran. So guys, finally we made it here. This is the Al-Shafi Mosque.
They call it the ancient mosque because this is the oldest mosque here and approximately 1,400 years old already. Guys, it's 6:30 PM na, so medyo madilim na at saka medyo nadami-dami na rin yung lakad namin. Kaya daan muna kami dito sa coffee shop at tingnan natin kung anong meron sa kanila at medyo makapag-anwan tayo ng konti. That's all for this video, guys. Thank you so much for watching. If you like the video, don't forget to click the like, share, and subscribe, and hit the notification bell for you to be keep updated every time we upload a new video. See you on our next spot, the other side of Al-Balad, the commercial area. Thank you.